Hi guys, welcome to our latest episode. Ngayon, pag-uusapan natin ang katanungan circling around the social media na buhay. Kaya maraming nagtatanong ng mga Barangay Ginebra fan and they want to get my reaction about the topic of Barangay Ginebra. Kung kaya daw ba nila na manalo in the Philippine Cup without Justin Brownlee, of course. Ganun din, 2-in-1 na, kagaya ng aking naipangako in our last video. Sasagutin din natin ang katanungan ng isang Barangay Ginebra fan na si Serge T. Velasco kung maiko-consider na ba na elite player si Scottie Thompson. This too para sa ating pinakabagong episode. But before we jump into it, syempre nais ko munang imbitahan yung mga bago sa channel ko to please subscribe to my channel. At huwag niyong kalimutang pindutin guys yung notification bell para lagi kayong updated sa mga pinupost nating episodes. And of course guys, 1xBet, I'm not monetizing in YouTube, I'm not monetizing in Facebook. Guys, 1xBet ang tumutulong sa ating mga videos. Kung hindi pa kayo nakakapag-rehistro at gusto nyong mapanood ng live via streaming ang PBA, NBA, NBL, KBL, Japanese B-League and all the leagues around the world, mag-register na kayo sa 1xBet. Pindutin nyo lang ang link na inyong makikita sa ating description box pati sa comment section. Mag-register using my KRT as promo code para libre ang inyong pag-rehistro. Pwede pa kayong magkaroon ng up to 7,000 pesos bonus sa una ninyong deposito. At pwede nyong gamitin ito sa mga pagtaya sa mga laro. But please, lagi kong pinapaalala guys, family first, gamble responsibly. Unahin na natin ang katanungan ni Serge T. Velasco, Barangay Ginebra fan, matagal nang nagtatanong, nagtatampo na nga ayon sa kanya. Tampo ako sa'yo kasi wala pa yung hinihiling ko sa'yo na is ST9, that is Scottie Thompson, will be or can be considered as elite player now. Scottie Thompson, elite player na ba sa puntong ito of his career in the PBA? Tingnan natin ang mga achievements ni Scottie Thompson, the face of Barangay Ginebra and arguably the face of the PBA. Are those awards are enough para ma-consider natin si Scottie Thompson bilang elite player dito sa PBA? Tingnan natin. Para sa akin, each and every one of us, meron tayong different standards sa pagkuha ng elite player. But for my standard, I can already consider Scottie Thompson an elite player dito sa PBA. I have 3 reasons at sasabihin ko kung bakit. Best player of the conference. Scottie Thompson won best player of the conference twice. At tingnan natin ang mga nakakuha multiple times ng best player of the conference. Jun Mar Fajardo for sure nangunguna, 9-time best player of the conference. Sinusundan ng taglima ni Jason Castro and Daniel De Ponso. Tigtatatlo ni na Mark Aguiwa, Virgil Meneses, Eric Menk, and Alvin Patrimonio. At ang tigdadalawa ni na Calvin Abuyaba, Nelson Asaitono, Jericho Diniera, Kenneth Duremdes, JJ Helterbrand, Willie Miller, Arwin Santos, Danny Siegel, Jay Washington, and Scottie Thompson. Almost all of those players na aking nabanggit, I can consider an elite player. Meron lamang ako na isa na somewhat borderline. But Scottie Thompson definitely should be in that list of elite players na aking mga nabanggit. And that is only my first criteria, who won the best player of the conferences multiple times. My second criteria, his impact to his teams. Ilang beses na, ilang komperensya na sinasalba ni Scottie Thompson ang Barangay Ginebra with his clutch shooting. Let's not forget, wala si Scottie Thompson when he entered the PBA. But throughout the years, nahasa ito ni Scottie Thompson with the guidance of the veterans Mark Aguiwa, L.A. Tenorio, until it became natural for Scottie Thompson to carry Barangay Ginebra. In the last Commissioner's Cup, kung saan napanalunan ng Barangay Ginebra ang historic championship laban sa napakalakas na visiting team na Bay Area Dragons, Scottie Thompson averaged 12.1 points per game, 7.1 rebounds per game, at may kasama na 5.5 assist per game. Those were the numbers na talaga namang napakalaking impact para sa Barangay Ginebra. Number 3 in scoring, tied at number 2 in rebounding, and number 2 in assist. That is Scottie Thompson for you, and that is my second criteria, the impact na ibinibigay niya not only for his team, but for the entire league. And if those first 2 criteria are not enough, let me tell you guys, Scottie Thompson is the only player in the last Commissioner's Cup who averaged 12 points per game, 7 rebounds per game na may kasama na 5 assists per game sa lahat ng locals in the last Commissioner's Cup. If that is not an elite player, I don't know what should be the criteria and basis in getting elite players. So to answer the question of Serge T. Velasco, yes, para sa akin in my standard, Scottie Thompson is already an elite player. Not only an elite player,
but he is up there on the list. Not even borderline, he's up there. Now let's move to the other topic. Ang Barangay Ginebra daw ba kayang manalo in the PBA without Justin Brownlee, Philippine Cup Championship, kaya daw bang mapanalunan ng Barangay Ginebra? Well, to tell you honestly, this topic, sasagutin lang natin yung mga katanungan ng mga nagpadala sa atin ng mga Barangay Ginebra fans and even not Barangay Ginebra fans, PBA fans in general, china-challenge nila ang Barangay Ginebra na manalo in the Philippine Cup without Justin Brownlee. Because actually, this question, we can all answer easily. And the answer is yes. Couple of years back, napanalunan na ng Barangay Ginebra ang Philippine Cup Championship. But if that's not enough, let me give you an idea of how dangerous Barangay Ginebra is in the coming Philippine Cup. Not only in this Governor's Cup where Justin Brownlee, obviously, he will still play for Barangay Ginebra. But in the Philippine Cup, sagutin natin, let's focus on this topic. Right after Barangay Ginebra won the Philippine Cup, tinalo sila, inagaw ito ng TNT Tropang Giga. We're in that conference. Let me just remind you guys, in that conference, bago sa Barangay Ginebra si Christian Stan Hardinger, they were practicing on a cluster. Hindi halos magkaroon ng time na magkasama-sama in one practice ang mga manlalaro. Barangay Ginebra was on the transition, napalitan ng kanilang sistema. Sumunod na konferensya, San Miguel Beermen won the championship. Barangay Ginebra still struggled. But don't forget that in that conference, umalis si Coach Tim Cohn, pumunta sa kampo ng Miami Heat to learn more about the system na pinapatakbo ni Coach Eric Spoelstra that perhaps pwede niyang magamit in the PBA. It was a compromise conference para sa Barangay Ginebra. I'm not saying na hindi nila gustong manalo. But knowing Coach Tim Cohn, he's always looking forward, he's always planning for the future. Si Coach Tim yung epitome nung mantra na failing to plan is planning to fail. Because he is always planning for the future, long term. Kaya napakahirap basahin ng isip ni Coach Tim Cohn. Kaya naman he is the winningest coach here in the PBA. Plus the fact na talagang hindi pa naman solid na solid ang local lineup ng Barangay Ginebra dating back when Christian Stan Hardinger joined that team. Let's also remember that Commissioner's Cup, iba ang naging improvement ng Barangay Ginebra. They got Jamie Malonzo, Jeremiah Gray. Although, I'm not saying that Jamie Malonzo and Jeremiah Gray, especially Jamie Malonzo, na nando na sa star level. May makikita pa rin tayo paminsan-minsan, he is out of control. But Jamie Malonzo is learning and he's learning fast. Napakalaking bagay kay Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, and all those players and all those core of Barangay Ginebra. Not only the core but also the supporting unit. Napakalaking bagay ng nagawa sa kanila ng Commissioner's Cup at napakalaking bagay ng magagawa sa kanila ng Governor's Cup. So looking forward, kung ang tatanungin, kaya bang manalo ng Barangay Ginebra without Justin Brownlee? I firmly say definitely, barring any injuries for that. Kita naman natin in the last Philippine Cup, Stanley Pringle was hurting, Japheth Aguilar is not 100%, Elie Tenorio was not 100%. So barring any injuries sa darating na Philippine Cup, although malayo pa, yes, kayang manalo at kayang magkampiyon ng Barangay Ginebra. They're not shoo-in, they're not the favorite, but to answer the question, yes, kayang magkampiyon ng Barangay Ginebra. Actually, this topic is somewhat laughable para sa akin because, you know, asking a question kung kaya bang manalo ng Barangay Ginebra without Justin Brownlee ay para na rin nating tinanong kung kaya bang manalo ng San Miguel Beermen without Junmar Fajardo, kung kaya bang manalo ng TNT Tropang Giga without Mikey Williams. Because all these players are pieces. Although they are really good players, mapa Pilipino man or import, for me, they're still part of the team. The same thing with Junmar Fajardo doing for San Miguel Beermen. Kapag nawala si Junmar Fajardo, obviously, nakita natin nahihirapan ang San Miguel Beermen. Kapag nawala yung Mikey Williams sa TNT Tropang Giga, obviously, nakita na rin natin nahihirapan ang TNT Tropang Giga. Same thing with Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Not only Justin Brownlee, Scottie Thompson. Kapag nawala si Scottie Thompson sa Barangay Ginebra, for sure, mas mahihirapan ang Barangay Ginebra to win kahit pa nandyan si Justin Brownlee. Nakukuha ba ninyo? So, it's not only Justin Brownlee doing everything for Barangay Ginebra. It's a team effort. And basically, ito rin ang kanilang gagawin pagpasok ng Philippine Cup. But to simply answer the question kung kaya bang manalo ng Barangay Ginebra sa darating na Philippine Cup, although malayo pa, for sure gagamitin ni Coach Tim Cohn ng Governor's Cup to prepare his players not only to win the Governor's Cup but to prepare his players sa darating na mga kumpirensya and including the Philippine Cup.
So that's it for our video. Sana nasagot ko ang katanungan ninyo. Sana nasagot ko ang katanungan ni Serge Te about Scottie Thompson. Maraming maraming salamat sa mga nagpapadala ng katanungan. Just send me your question. Susubukan natin nasagutin isa-isa kung hindi man lahat ang inyong mga katanungan. But before we end this video, syempre, nais ko munang bigyan ng shoutout yung mga palaging nakatutok sa ating mga videos. Of course, si Serge Te Velasco. Isama natin si Elena Marie, kay MT, Cherry Baang Benyosa, si Reynaldo De Luna, laging nangunguna sa pagkomento. Ganun din si JJ Siboom, Pepeng Labuyo, si Sandy Aborquez, Jun Chong. Para sa kanya, kaya ding manalo ng Barangay Ginebra without Justin Brownlee. Kay Ariel Magnaye, kay Rayshan Bayang, at kay Jaymar Felisan, Rica Plaza, maraming maraming salamat sa lagi niyong pagtutok at lagi niyong pangunguna sa pagkomento sa ating mga ina-upload na videos. Until our next video, enjoy the PBA games, enjoy basketball!